natin to. Okay, okay, simulan na tayo. Ito na. Oy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bae, ang pambansang manateros. Hello po sa inyo. At ngayong araw na ito, matindi pag-usapan natin. Alam mo ha, double time ang lahat ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Pero tayo, mga DDS, mga Duterte supporter, yung solid ha, hindi yung mapagpanggap, eh, relax lang. Hinay-hinay, garutay lang. Diba? Bakit? Nakasandal tayo sa bato. Oy, ang daray! Eh, kasi nga po, easy lang, alam nyo, tayo po'y nag-aantay lang hanggang November 15 kung ano na mangyayari. Basta ngayon, chill-chill lang muna tayo. Pasyal-pasyal lang, kape-kape muna. O, antayin natin si Pangulong Duterte. Huwag natin pangunahan kung anong sasabihin niya doon tayo. Easy lang. Ah, kasi nga, itong bagong balita na lumalabas ngayon, na may tatlong mag-re-retire na Comelec Commissioner at papalitan niya ng bagong appointee ni Pangulong Duterte. At ito na nga po, medyo may napapraning. Hindi ko alam kung bakit siya napapraning. Napapraning ba siya dahil meron siyang karanasang hindi maganda? O alam niya mga galawan ng mga komele? Hindi, hindi ko alam ba't siya napapraning eh. Eh kasi, normal naman na ho yan. Yung bang parang pinalalabas nila ngayon lang sa panahon ni Pangulong Duterte na may in-appoint na komele. Okay lang kayo? Ang tagal-tagal na may mga ganyan na talaga namang nasa batas natin na ang Pangulo ang mag-appoint na mga bagong commissioner pag meron pong nag-retire. Diba? Ay, bakit napapraning yung isa dyan? Bakit? Meron ba kayong karanasan sa Comelec nung nakarang eleksyon? At meron kayong alam na hindi namin alam? Oh, meron ba kayong overnight na ano? Na nangyari noon? Bakit parang alam na alatam? Alam mo ko anong galawan dyan? Ba't ka napapraning? Easy lang. Sabi ko sa'yo ang karma. Pag yan nag-U-turn. Ibang level yan. Napapraning siya eh. Hindi ko alam kung bakit. O, tingnan natin ha. Tingnan ninyo. Panoorin nyo ito ha. Panoorin! Pabor ang mga presidential aspirant na sina Vice President Lenny Robredo at Senador Ping Lacson na magkaroon ng public vetting sa mga itatalaga sa mababakanting posisyon sa Comelec. Si dating Senador Bongbong Marcos naglabas. May ano pa? Public vetting pa? Ano ito? Pustahan? Hindi ba pala yun? Betting. Tsaka betting yun, nagpupusta. Magkaiba yun, ha? Ang vlog tungkol sa kanyang pagbisita sa Cebu. Ah! Habang nakipag-virtual meeting si Manila Mayor Isko Moreno sa PhilAm Community sa California. Nakatutok si Salima Refra. Sa Camarines Norte at Camarines Sur, patikot si Vice President Lenny Robredo nitong weekend. Kinumusta? Grabe, double time na sila. Double time na mga tumatakbong presidente! Mga proyekto at nakipagkita sa mga taga-suporta. Sabi ni Robredo, sang-ayon siya sa tinutulak ni dating Comelec Chair Christian Bakit Monsort, ba praning na praning kayo? Na public vetting ng mga kandidato sa mga mababakanting posisyon sa Comelec bagong eleksyon sa susunod na taon. Magkakaroon kasi ng apat na bakanting posisyon sa Comelec na binubuo ng pito katao. Bukod sa kasalukuyang bakanting posisyon para sa pagka-commissioner, magre-retiro na sa Pebrero sina Comelec Chair Sharif Abbas at Commissioners Rowena Guanzon at Antonio Co. Jr. Ang pinakamahalaga naman na sa eleksyon, yung tiwala ng tao buo. Anong kinaugnayan nun? Hindi nga, anong kinaugnayan nun? So pag pinalitan na, hindi na buo. Nasa yung eleksyon, maniniwala yung tao na yung mga nakaupo na nag-guard sa ating mga boto ay walang biases na makaka-affect sa kanilang desisyon. Ano ito? Mind conditioning kagad na pagka in-appoint ni Pangulong Duterte, may bias na? Ba't ganon? Gawain nyo ho ba yun? Tanong ko lang. Gawain nyo ba ng Liberal Party yun?
na pagka merong ina-appoint, bias na kagad. Ganun ba yun? Ganun? Para naman ang atang medyo napapraning ko tayo. So, para sa akin, lalong binibigyan yung tao ng pagkakataon na mag-ambag sa pag-vet ng mga kandidato. Nakakadagdag siya sa confidence ng tao. Ay, nako! Hindi, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ba't kailangan mag-comment. Ang pangit pa naman ng comment mo. Nakakahilo. Sa totoo lang ba nagsasalita to? Hindi ko maintindihan. Yung laging ano, parang... Eh, okay ka lang. May problema ho ba? Halika nga, usap nga tayo, ganun. Diba? Ano ang problema niya? Eh, talaga namang may nagre-retard. Talaga binapoy ni Pangulong Duterte. O parang sinasabi kagad, bias na kagad. Wala pa nga nangyayari. May nangungunahan mo na. That's not nice. Pabor din si Senador Ping Lacson sa public vetting. O, tingnan mo yung ano ha, yung sinabi ni Lacson na sa sinabi nito ni Robredo ha. Hindi, totoo naman eh. Si Lacson, meron siyang sabi niyang pabor siya na i-vet yan, kung okay ba yan o hindi. Pero sinabi niya, nasa pangulo pa rin yan, so galangin na lang natin. Ia-appoint sa COMELEC, pero alam din daw niyang ang kapangyarihan para mag-appoint ay nasa pangulo. Oh. Hindi pwedeng maisabatas kasi ang sinabi sa konstitusyon, ang appointment pati mga justices ng Korte Suprema, lahat ng judges for that matter, nasa power, nasa authority ng Pangulo. Pakisabi kay Robredo! Parang hindi niya ate, parang naguguluhan siya. Si Robredo parang laging may tanong sa buhay, ano? Ang hirap siguro maging jowa nito. Tanong natin kaya-kaya, ano? Wala ko sinabi! Hindi kasi parang lagi na lang siya may pagdududa, may question, hindi ka na maging masaya sa buhay mo. Ba't palagi kailangan may tanong ka sa buhay? Magsaya ka na lang! Masyado ka na, nangunguna ka eh! So yun, suggestion lang yun na susugan namin, kaya lang hindi natin pwedeng impose sa Pangulo. Inilabas naman ngayong weekend ni dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang vlog ang pagbisita niya sa Cebu. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa headquarters na itinayo raw ng kanyang mga taga-suporta at dumalo sa isang shooting tournament. Yan ang naging sport ko. Matagal na nang nag-aantay ang mga shooter na makapag-tournament dahil nga sa pandemya. May mga nakita ko hindi nakamask. Pwede ako, may suggestion lang ako ha. Sa lahat po ito ng ano ha, sa lahat po ito ng mga presidenting tatakbo, pag meron kayong mga gathering, pwede ho bang kayo na lang magpaalala doon sa mga ano ninyo na magmask. Hindi ho to ano ha, baka sabihin niyo kinokontra ko na naman yung mga isa pa mga praring diyan, yung mga ano eh. Hindi ko kinokontra si ano ha, BBM tungkol doon. Sinasabi ko lang oh, na sana oh, yung mga presidente tumatakbo, since kayo naman po ang leader at kinikilala at iniidolo ng mga nakapaligid sa inyo, sabihan nyo na lang sila na pwede mask tayo ha, para naman medyo safety at saka maging ano tayo, maging model ba sa mga tao. Din eh naman nila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong ang kanilang Kinada ba yun? Meeting kasama ang hindi pala, kalbo lang. American community sa Los Angeles, California noong Miyerkules. Sabi ni Moreno, ang kahalagahan ng pamumuno sa gobyerno ay ang tunay na pag-unawa sa publiko. Yung maipakita mo sa tao na no matter what, kahit saan starting point ka nagsimula. May starting point ba sa huli? Ba'y dami naman napapansin? Hindi, medyo naguluhan lang ako. Starting point sa simula. Inisip ko nga, may starting point ba sa gitna? O sa starting point sa dulo? Biro lang niya! Isko, ginajoke lang kita. Ha? Baka patawag mo na naman ako sa Moriones. You can go to the finish line. That's the essence of governance. You govern because you understand. Grabe to si Isko, no? Medyo matanda na pero may itsura pa rin. Ano? Parang ako lang. Yung nga, mabiro? Kayo naman? So you must be connected with the people. Sa Nima Refra, nakatutok, 24 oras. Ayan, palakpakan! Parang ayoko ng pag-usapan si Robredo. Nakakasira ng araw, nakakasira ng gabi itong
Simula ng Banat by Life, si Robredo Kaki. Alam mo, may nabasa ako sa ano, sa post ni Jimmy Bondoc. Sabi niya, kung meron kayong, kunwari, huling-huling talagang kahit anong mangyari, hindi nyo iboboto. Sino yun? Sabi niya, parang ganon, di ba? I mean, yung iba, pwede mo pang iboto. Kunwari, wala na talaga. Halimbawa lang, ha? Di ba? Alam mo, ako biglang unang-unang pumasok sa utak ko, si Robredo talaga. Si Robredo siguro yung... Walang biro ito, ha? Imagine... Ah, sige. Imagine ninyo. Si Robredo ang nanalong presidente. Siguro, ganito sasabihin nun, ano? Sa cabinet meeting. Ang gusto ko ay mabakunahan lahat. Hindi ka sigurado. Ang gusto ko ay tanggalin na yung RT-PCR test. Siguro sabi ng mga sekretary niya, Ma'am, magtatanong po ba kayo? Sinasabi niyo sa amin. Ang gulo eh. Hindi, diba? Sa tingin ko ganun eh. Yung parang hindi siya sigurado sa anong gagawin niya. Oh, di ba? Grabe siguro, no? Pagka si Robredo... Hindi, ako, walang biro to. Minsan ini-imagine ko talaga. Ini-imagine ko kung si Robredo yung presidente. Nakakabaliw siguro, no? Di ba? Parang tingnan mo yung Twitter, ganun kagulo. Sa Twitter kasi, ang gulo nila, hindi mo maintindihan. Mayat maya, ganito sa Twitter. Oh, di ba? Magko-comment sila dyan. Nakakainis na sa Twitter. Ito, walang biro ito, ha? Ako, hindi naman ako, ano, ha? Hindi po ako loyalista. Hindi po ako, basta ganito. Pero naiinis ako, mayat maya na lang, meron silang paandar against BBM. Parang, mayat maya na lang, galit na galit kayo kay BBM. Ba't ganun? Unless may sabihin hindi maganda sa tingin ninyo, yun, komentuhan ninyo. Sila, mayat maya, nag-iimbento ng something about BBM. Para kayong mga jowang hindi makamove on at iniwan kayo ng ano, ng boyfriend ninyo. Mayat maya, nagpo-post kayo kahit yung boyfriend nyo ang saya-saya na. Diba? Yung boyfriend nyo nakamove on na, ang saya-saya na sa iba. Ikaw, post ka pa rin ang post tungkol sa inyo. Ay, ganito, bitter ako. Parang ganun sila eh. Hindi ko maintindihan. Diba? Diba?